Anong klase pangharas pong ginagawa, ma'am? Nung nakaraan pong May 8, sinaktan po niya ako, sinugod po niya ako sa work. Nakapag-latro kayo medical certificate? Yes po, meron po. Eh, pakulong na lang natin. Alam mo ba medical certificate mo? Yes. Siguro ko po sa iyo, sir, kayo po ay mawawaran. Sir, paano naman yung parapasan ko, sir? Hinuko po ako niya, sir. Sir, granting na totoo po yung sinasabi niyo, okay? Hindi mo pwedeng gamitin dahilan yan para saktan mo ang iyong partner. Sige, ma'am, sasamahan po namin kayo sa presinto para makapag-file ng kaso. Salamat po, sir. Salamat, madam. Kanina, nung kinausap kita, ang sabi mo sa akin, hinaras ka doon sa work mo, sa Manila. Totoo ba yun, kuya? Ang pagpunta ko doon, eh, para kausapin siya. Dahil doon sa pagsisinungaling niya sa akin. Kasi since nung una pa, ma'am, nagdala kami. Sabi niya, yun nga, aalis ako dyan sa bahay namin. Pero hindi naman natuloy yun. Within 2 days, umuwi ako doon. Nagsama kami. Ang sabi ko sa kanya, bakit hindi mo inaano yung sa barangay? Ano sabi mo sa akin yan? Okay lang to, barangay lang na. Pag nagkamali ka sa akin, papupulis na lang kita. So, kasi ako busy ako sa anak ko, sa trabaho ng bahay. Alam mo yan, wala sa akin yung ganyan eh. Hindi ako nagtatanim ng kung ano para ipagsama ko lang. At kung February, may dala pa akong bulaklak, ma'am. Yung mga nakakuha ko sa event, bibigay ko pa sa kanya. Kasi sabay-sabay kami sa LRT. Tapos sabi mo, nanggugulo ko, dahil tanong kita, hindi ka sumasagot. Inakbayan kita yun, anong ginawa mo, nagpipiglas ka? Harassment ba yun? Hinahanap kita at sabi ko sa'yo, sumama ka, may camera ron ah. Ito, ginamit mo pa sila. Para yung kasinungalingan mo maging totoo. Bakit titigil ka ba, Jeff? Nakiusap ako sa'yo noon. Tigilan mo na. Sinungaling ka. Naghihiwalay na tayo. Tigilan? Nagpupunta ka sa bahay? Nagpupunta ka sa bahay. Isang beses yun, inaya mo ko noon para makausap ako ng nanay mo. Para magharap kami dalawa at ipaintindi ko sa kanya na wala na talagang tayo. Oo, aminin ko. Hindi pangaharas yung ano, yung... Gusto ko siyang makausap noon, pero siya, nag-struggle siya. Siyempre, kakapitan ko kasi gusto kong magkausap kami. Magpaliwanag siya bakit sa kabila ng ginawa ko sa kanya, sa anak niya, sa pamilya niya. Wala kang ginawa sa pamilya ko. Na hindi ko, ultimo, hindi kita nila. Hindi kita niloko. Pero ikaw, anong ginawa mo sa akin? Kamanumbat, Jeff. Tapos, nagpakuha ka ng ano, ng medical. Ginulpi kita. Ang dingding natin, maliit lang. Kung nag-away tayo, nagkaroon tayo ng sakitan, maririnig, magkakaroon ng ano ron. So sinungaling ang medico-legal, ganun. Nasmin, dala mo ba yung medico-legal mo? Ay, sabihin na natin, totoo yan. Pero ako ba gumawa niyan? Sinungaling kayo. Direx mo pa sa akin yun. Pumunta pa ako doon sa trabaho eh. Nagpadala pa kayo ng pulis dito eh. Sabihin niyo lang, haras ako doon sa ano, sa May San Mateo. Anong hinaras ko? Tinanong ko, susunduin kita. Ba't mo ako kailangan sunduin? Natural! May usapan na tayo, hiwalay na tayo. Hiwalay na tayo, Jeff. Kaya nga ako umalis na doon, di ba? Hindi ko na makikis yung ginagawa mo. Nakikisipin ka sa akin. Nakikisipin? Talaga ba? So, ano yung gusto mo mangyari ate ngayon? Kung saan, gusto ko kasi managot siya sa ginawa niya sa akin, mami. Kasi hindi ako titigilan yan hanggat hindi wala siyang nakikita na ginawa ko rin sa kanya. Yung wala akong mapatunayan, easy ka lang eh, di mo ako kaya. Parang ganun po kasing namalabas sa kanya. So gusto mong mag-file ng kaso laban kay kuya? Yes. Alam mo, Kate, ganito lang yan simple. Sa itsura ko nito, kung sasaktan kita, alam mo, duguduguan niya mukha mo. May pangapasa ka, may mga ano ka. Lalo yung sinasabi mo na ganun, may CCTV doon sa trabaho mo. O paano tayo? Willing naman po sila. Diba? Alam mo, Kate, yung pag-ano mo, wag mong i-ano yan, baka sa'yo pumutok yan. Pagsisinungaling mo, payo ko lang sa'yo yan. Ganito na lang, kuya. Baka ang gusto lang ni ate is humingi ka ng kapatawaran sa kanya para malay mo kahit papano mag-ano isip niya, diba? Kasi alang-alang din sa anak niyo, kawawa din. Ito, aminin ko sa'yo, ah, Kate. Ako, ayoko na rin ang gulo, eh. Ayaw mo ng gulong, hindi mo nga ako tinigilan, di ba? Hanggat hindi ako nawawalan ng trabaho. Hindi mo binigay sa akin yung anak ko eh. Hindi mo man na pinakita, ni picture man lang, anda, di ba? Sabi mo, yan. Bakit sabi ko hindi kita makontak? Bakit wala hindi kita maano? Problema sa akin, kasi, ako. Ang dami mong ano, ang dami mong sikreto sa buhay. Ako, open ako sa'yo eh. Eto, humihingi ako sa'yo ng kapatawaran kung ano man yun, ha? Ngayon, kung ano man yung consequence ang gusto mong gawin, sige, bahala ka, ha? Basta ito, gusto ko tapusin, gusto ko na manahimik yung buhay ko eh. Humingi na ako sa inyo ng kapatawaran. Sa harap nila, sa harap ni ma'am, di ba? Ayoko na ng gulo. Kaya ako ginawa yun,
para lumutang kayo sa akin, para harapin niyo ako. Hindi ko naman in-expect na ganito yung iharap niyo sa akin. Gusto ko isettle yung bata ng maayos. So ano na yung gusto mong iyari ngayon since humingi na ng tawad sa'yo kanina si Kuya? Sige, pag-usapan namin yung magiging condition ko na basta ipapangako niya yung titigilan niya na ako, pagko-comment niya sa mga kapatid ko, sa pamilya ko, pang susumpa mo. Titigilan mo na yung mga kasama ko sa trabaho. O sige, wala na. So, pwede ba akong makahingi ng letter ng promissory na hindi mo na uulitin? Sure, oo. Bakit hindi? Yung pagkulong mo sa akin at saka sa dati kong trabaho. Yung anak ko, gusto kong makita. Pumunta ka doon. Siyempre, maghaharap tayo sa pwede akong magbigay sa anak ko ngayon? Pwede akong mag-ano sa anak ko? Padala. Pakita ko, di ba? Sige. Ako po si Jeffrey Kapawan, nasa Ustunggulang, na humihingi ng patawad sa aking nagawa kay Ketty Pai Cabalar. At nangangako na din na muling manggugulo, tinatapos ko na din ang relasyon ko kay Ketty Pai Cabalar, maging sa kapatid at magulang nila. At sa trabaho niya, nangangako na sustento para sa pangangailangan ng aking anak. Pag di ako tumupad sa gusto ng Ketty Pai, sa mga kondisyon, itutuloy po nila ang kaso laban sa akin. Kondisyon, tigilan sa pagharas sa ex-living partner, itigil ang pag-comment sa page ng Winford na pinagtatrabahuan niya, ang pag-chat o text sa kapamilya niya maging sa mga co-worker niya. Ang aming anak ay dapat puntahan sa tinitirhan nito pero ipapaalam muna sa kanyang ex-live-in partner para ipaalam din sa barangay na nasasakupan nito. Ipapadala ko na lang sa Cebuana ang pera na para sa anak ko. Nagpapasalamat ako sa Rapid Tool for an Action dahil natulungan po nila ako at napag-desisyonan ko po na hindi na ako magpapain ng kaso dahil meron na po kaming napagkasunduan ng ex-live-in ko. Maraming salamat.